Sup geeks, welcome back to my channel, si Vino Elito. At magre-react tayo dito kay Alexis Lingad. Search natin. Sino ba si Alexis Lingad? So, si Alexis Lingad ay isang hacker, white hat hacker. At yung pinaka-recent, pinaka-huli niyang video ay yung pag-track dun sa hacker ni Akosidogie'S. At ito yung, ito talaga yung pagre-react natin sa video ng ito. Bago tayo mag-start, hindi ako kontra at hindi ko sinasabing hindi hacker si Alexis Lingad. Proven na, magaling na bata siya, nakapag-create na siya ng tinatawag na Hakuna. Hakuna app na anti-hack. So, hindi ko pa siya natatry pero sa tingin ko maganda siya at i-review natin yan. And 2 thumbs up ako dito kay Alexis Lingad na isang white hat hacker. At yun. Meron din siyang YouTube channel ito. Hindi ko siya pinapromote. Magre-react lang tayo mga geek. So ito yun. Pinoy Hacker Tracks Akosidogie'S. Pinoy Hacker Tracks Akosidogie'S Hacker. Yan. Masyadong mahaba itong ano to eh. Video niya. Pero hanapin natin yung mga part na gusto kong bigyan ng pansin at gusto kong gumawa ng opinion ng sarili ko. Na hindi naka-turn on yung location. So, ito. Nabigyan niya dito yung yun isang... Is yung ginawa nilang pag-send ng SMS kay Doggy. So, yung pag-send nila lang SMS kay Doggy, possible na yung link na yun is tracking link. Na kung saan, once na kinlink ni Doggy at naka-turn on yung location niya, malalaman agad ng hacker kung saan yung specific na lugar kung nasaan si Doggy. So, dito, pinapakita dito ni Alexis Lingad na base dun kay Akosidogie'S na gumawash, nagkaroon, naka-receive si Doggy'S ng SMS message. And, na-click niya yun. According dito kay Alexis Lingad, sabi niya ay yung purpose ng message is para malaman kung saan yung location ni Doggy'S. Okay. Mahaba to. Meron tinatawag na simjacking. Ni Doggy. So, technically, itong first attempt ng hacker na to, failed. So, second attempt ng hacker na to is yung possible, yung tinatawag nating simjacker attack. So, dinescribe niya naman dito yung simjacker attack. Victim's phone. Okay? So, itong hacker's phone, magsisend ng malicious simjacker SMS. Sisimplify ko lang yung explanation niya dito. Medyo mahaba ito. Tsaka panoorin nyo na lang din. Hindi madidetect ng user na nagkaroon ng message papunta dun sa cellphone mo galing sa hacker. Hindi madidetect. Hindi mo alam na meron. At nakakapag-manipulate na ng cellphone mo kahit na hindi mo alam. And ang purpose pa rin dito, bali according sa kanya, ay malocate yung kung saan nandun si Akosidogie'S. Ay, saan na ba tayo? Okay, ito. Cell network exploitation nga yung ginamit. Ito guys, sa pangalawa, according din sa kanya, nagkaroon daw ng possible. Possible lang naman ang sabi niya. Cell network exploitation. Siyempre, alam na nila kung nasa yung location ni Doggy. So, pupunta sila sa pinakamalapit na cell site malapit kay Doggy. Then, that time, i-intercept na nila lahat ng mga traffic within that cell phone towers. And, medyo mahirap i-track yun pagdating dyan. Although, sabi niya nga, dapat merong kakilalang taga Globe or Smart. Wala naman iba, no? Yan lang naman dalawa dito. Pwede yun mangyari kung merong taga doon sa loob. Pero kung hindi, mahirap itong gawin sa network exploitation.
kailangan ito ng mga military tactics at mga gadgets na mahal at bihirang magamit. Okay? Mag-send sila ng reset password and hindi ma-receive ni Doggy yung reset password kasi then probably, ayun na yun. Yun na yung pinaka nangyari, no? Knowing the location, then cell network exploitation. So sa pagtatrack, guys, ng hacker, number one yan, kailangan unang-una, kailangan malaman natin kung paano nag-iisip yung hacker. Okay? Kaya natin inaalam kung paano niya hinack si Doggy. Kasi, halimbawa ganito, nakita natin na bobong method yung ginamit ng hacker. So, technically, pwede rin natin siyang gamitin ng mga madadaling hacking scheme para matrack natin siya. Get? Pero kung paano, kung katulad dito, na medyo talagang pinag-isipan at talagang planado yung pag-hack, then probably, planado rin dapat kung paano natin siya itatrack. Okay? So, step 2, kung paano natin siya itatrack, yung hacker, is ganito. Kailangan i-remove natin lahat ng mga hindi, kasi parang basta-basta na lang, no, nag-upload ng mga content na hindi naman talaga totoo. Project Zorgo daw yung nag-hack. Okay? Ito, guys, ha, mag-research lang kayo ng matino. Malalaman nyo na itong Project Zorgo is mga YouTube hackers kuno for entertainment. Okay? For entertainment lang. So kung papanoorin nyo yung videos nila, nag-hack sila ng illegal, 'di ba? And at themselves, which is very very ekis as a hacker. Another unnecessary information na nakita natin is yung sinasabi nila na VeChain daw yung nag-hack or si Sony Lu daw na taga VeChain yung nag-hack, no? Again, remove that unnecessary information. Bakit? Kung papanoorin nyo yung live doon sa YouTube channel ni Chicksmiss, may kita nyo yun sa business serve nyo, yung mga wordings niya for the several minutes. And at the same time, tampered na yung video. Kumbaga parang nilagay lang siya ng hacker yung video na yun doon. Okay? And paulit-ulit na nga lang. Ikaw ba naman, di ba? 12 hours, mahigit na nagla-live. Walang kain, walang tulog, walang inom. Sino bang gumagawa nun? So, technically, nilagay lang talaga yung video na yun. Which is possible naman, di ba? Talagang nilagay lang yung video doon. And bluff lang yung video na nanda doon. Pati yung Gemini na nakalagay doon. So, para isipin ninyo na Project Zorgo and kung ano-ano pa na mga hacker ko, no? Pero technically, andito lang din sila sa Pilipinas. Just a bluff. So, Pinapakita dito ni Alexis Lingad na Pilipino ang hacker at planado at sadya ang pag-hack kila Akosidogie'S at kay Chicksmiss. Tama ba ako? Chicksmiss. Okay, tama. Pero sa opinion ko, eto, punta na tayo sa opinion ko. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Alexis Linga dito, ha. Ito ay sarili ko lang ding pagre-research at opinion sa kung taga saan. Tama? Hindi sino, ha? Taga saan. At, hindi. Oo, tama. Kung Pilipino or hindi Pilipino na lang. Mahirap yung taga saan, eh. Ako, hindi ko masasabi kung taga saan talaga yung hacker. Ako mismo aminado, ha. Pero pwede natin ma-identify kung Pilipino ba siya or hindi. Okay. So, puntahan natin kasi alam ko si Chicksmiss ay hindi pa siya nakakapag-recover. Tingnan natin yung website niya. Ayun. So, ito yung YouTube channel ni Chicksmiss. VeChain Foundation pa rin. So, hindi pa rin siya nare-recover. Paano ko siya nasabing ito yung kay Chicksmiss? Tingnan natin yung mga videos. Wala. Sa playlist. So, ito yun.
kung nakikita nyo, naka-hidden yan. Chicks content challenges. So, ito pa rin yung channel ni Chicks Meets. Kaso lang, alam ko naka-ano siya eh. Naka-private yung mga videos niya. About, so yan. Kaya ano pa rin to, kay Chicks Meets. Kung tingnan natin to ha. The green initiative, the different applications. So my point is, in summary, kung makikita nyo 500 million V-chain to eh. V-chain giveaway. Nagpo-promote siya na naghihingi to eh. Itong hacker na to panloloko lang to eh. Tingnan mo, mag-send daw ng VET or VeChain cryptocurrency to. Ayan. So ngayon, ito ang ginagawa ko para mag-search. So, search lang natin tong special event. Try natin ah. Baka meron pang ibang na-hack na parehas nito. Bigyan natin ng live. Price forecast. Ayan, eto. Meron pang isang na-hack. Tignan nyo. Halos hawig yung style niya. Unilive. Eto, Uniswap. Uniswap, isang cryptocurrency din to. Special event, VeChain, price forecast, parehong-pareho. So, itong web channel na to, na-hack din to. Tingnan natin. Yung format niya, dapat halos parehas lang. The value of ETH in that ERC-20 token. So, they might put in $50,000 worth of ETH. Tingnan nyo, parehong-pareho lang. Pati yung may rules dito, tapos may bonus dun sa kay Chicksmiss. Ganun din. Yun nga lang dito, Uniswap naman siya. Dun, VeChain. At ang may-ari ng channel na to, ito, si Trails300 na may 4.2k subs. Tingnan natin kung taga saan to. Oh, yan. Mukhang dinaw niya na yung video ah. Ito ay taga, hindi ko alam anong language ba to. So malamang parang Espanyol or Spain or taga Italy. So hindi ito Pilipino, di ba? Ang point ko lang dito ay, hindi siya site exploit, cell site exploitation. Kasi nakapag-hack sila nitong taga ibang bansa. So, hindi siya, sa tingin ko, hindi siya planado na intention na specific na si Doggy, specific na si Chicksmiss ang i-hack natin. Hindi. Random YouTube channel ang kinawa ng hacker. At kung tatandaan nyo, marami ng YouTube channel sa ibang na taga-ibang bansa ang nagaya nito. At marami na rin nakapag-recover at meron mga hindi pa nakapag-recover. So, yung sinabi ni Alexis Lingad, sa tingin ko, merong konting kakulangan dun sa pag-analysis niya. Sa pag-track, kasi para sa akin, hindi siya sinadya na si Akosidogie'S naging random. Tama yung sinabi ni Akosidogie'S kasi nagsabi si Akosidogie'S na natsambahan siya. Pero ang tanong naman ni Akosidogie'S, bakit si Chicksmiss ay nadamay? Kasi ang channel nila ay magkaka-relationship.
So makikita nyo niya minsan dito sa channels, kapag nakasubscribe ka, dito sila. May tinatawag kasi ang mga hacker, minsan ang mga programmer, mga gumagawa ng mga search engine, may tinatawag silang web crawler. So ang mga ibig sabihin, yung gumawa ng program ng hacker para hanapin kung sino yung random na tao yung i-hack nila, pwede silang nagtitingin sa mga subscriptions dito. At yun yung pinupuntahan nila at yun yung i-hack nila at kukunin yung email at kukunin yung phone number. Yan. Meron kasing web crawler na tinatawag at makikita lahat ng mga information ng may mga YouTube channel. So yun yung sa tingin ko ang ginawa nung hacker. Hindi siya direkta na si Akosidogie'. So yun lang, gusto ko lang mag-react doon sa video ni Alexis Lingad. Hindi ko naman sinabing hindi siya magaling, ha. Okay, yun lang naman. Sige, sana mabawi na ni Chicksmith yung YouTube channel niya. Sige. Bye-bye. Yun lang.